Kaya na umaga mga kabady, nakapag-spray na rin si Kuya Rodel dito. Kaso hindi lang natapos yung gawin doon. Nabitin daw yung gamot niya. Kaya ayun, naglabas tayo ng bagong gamot. Pang-spray sa sukal. Kasi kaka dito. Tubo na ang pipino. Naipit yung iba mga kabady. Ayan ang tubo na. Nanabla. Naulang kasi. Dahil dito, wala pa lusot dito. Tigas eh oh. Kaya kumuha tayo ng tigas. Ayun oh. Oh, ngayon pa lang sila. Ayan oh. Patigas, paano nila itutulak to? Iba ay nalamasot na ako. So yung iba naipit. Yan o. Naipit ka! Pero marami na lumusot. Marami na lumusot. Ayun o. May tutulak naman pala eh. Kaso yung iba mahigpit talaga o. Gaya nito. Tignan natin to. Ayun o. Ipit. O. Ayun o. Ayun o. Ipit lang ka pero tubo. Ay na, hindi ko wala. Yun. Lumulusot naman eh. Ayan o. Tama to ka. Patubigan kaya natin. Ipit eh. Nakaulan ng malakas eh. Nasabayan. Pero kung nakalusot yan bago umulan sana no. Swelto. Pero kanyang talap eh. Bila. Talang pa lang. Oo. Talang gilid lang. Parang lambak. To, tigas eh. Hirap itulak to. Pero kung gaganituin natin isa-isa, maaaring makalusot yung mga yan. Mga buddy, tali na tayo sa pagbubutas. Si Kaka tigabubod. Naligaw lang yung tanda ni Kaka kanina. Tinamaan tuloy yung iba. Hinangin lang yung tanda mo na Kaka. Tinamaan mo yung takip po. Tinamaan lang ng grass cutter mga kabady. Nalipat yung takip. Ilan pala ibubod mo ka kada butas? Dalawa. Dalawa lang na. Kung may naulog na tatlo. Bahala na siya doon. Hindi. Kumuha mo ito yung dalawa, may iyak ng isa. Kaya pala di sumasad sa ibang buto, tinatago ni Kaka. Chubusa. pang third crop daw. Diba mga kabady, yung bilis ng tumubo ng pipino. Hindi kagaya ng ampalay. Yung ampalay kasi mga kabady, makapal yung pinaka shell niya. Yung pipino manipis lang naman eh. Kaya sandali eh, tubo. Nang matagal eh. Yung upo, mabilis lang din yan. And,
kahit makapal siya, hindi naman kagaya ng ampalena, sobrang ano talaga, kapal yung pinakashell ng buto niya. Patola, yan, mabilis din. Tsaka hindi na binababa dyan, mga kabady. Rekta na siya. Direct ano na siya. Tanim. Hindi gaya ng pati patola, direct din yan. Hindi gaya ng upo at saka ang palay ay binababad pa ng isang araw, 24 hours ay 12 hours lang pala, 12 hours ba? Babad ng 24 hours nga, no ka? Tama ba? 24 hours ba babad ng ampalaya? Oo, 24 hours ka. Magdamag. 12 hours lang ata. Ay hindi, 24 hours nga. 24 hours nga. Kung binabad mo ng... Oo. Tindi ng muta, oh. Nabubutas niya yung plastic. Kabilis mabulok ng ano, no, ugat, no. Nakakulitis na naman ako. Kataas nito, ah. Tindi ng muta, nabubutas yung plastic, no? Patalimuan ko niya. Nusbong, no? At yun pala, mga kabady, silip na ni Kaka yung mga mais, no, ka? Parang kapaglagay na agad. No? Excited, ah. Ito, Kaka, ito wala pang tanim. Tumubo na yung saluyo, to. Ay, ano, pepino? Ito mo, kamukha ng pepino. Baka yung pan, minuminunin niya. Saluyot. Ano mo? Dalawang dahon. Hello, saluyutan. Hmm? Yung daking mata. Yung iba, inaakit ko sa plastic. Ang gamal ko pa kaya. Naidala ko, pagkating sukal pa kaninis. Tanggalan ko, gaya pala kulitis niya. Sinasampa ko para maitabi. Pagka kasi nasa baba, di napapansin. Basa-basa pa naman yan, eh. Lupa, eh. Na-spray na ba ito, ka? Gadagad? Ayun ang umaga lang? Magaling. Ha? Malamig ang kamay. Malamig na. Sarabi. Ay, emisip pala yan. Dua yan, oh. May camera lang kaya inaayos mo. Hindi, kahit yan. Ganun din magtatrabaho ako, ayusin mo. Naamurin, paipagalkarin.
Diyan pa sa masnan eh. Masamas. Ano sabi mo ka? Yamur mga kubra ko mo sa masnan. Ay, ita. Binubod na. Sana na yan. Binubod lahat ah. Pula yan. Diyan ka lang kumukuha. Kaya natin lilipat. Yo! Nagpula si kaka dito! Bagong kuwan nga niya, uso. Napatay ko lang kaagad yung camera, mga buddy. Natabig eh. Yan, bulmagobra ka, samas na mo na yan, sa Bororo. Ayan, may sa Bororo ka tuloy. Kaparatot. Kaparatotan. Tama ka, patuloy yung plastic. Matamulan yung buto, mga kabady, ang dami. Ayan, pino. O, buto lang ka mangyayon. Uy nga po ako. Nukulang yun. Ito, chong pa. Naglalabas na nga yan, pinagtas-tasan. Para pangyari tayo dito, gas cutter naman. Hindi ka. Aling yun, kaya tutukin nga dito. Wala ko sa, spray ko ako. Hindi kaya kabisado itang gas cutter mo. Hindi pwede ka ako ito. Every yellow cutter. Siyempre ba yung helicopter magkas pang yapaandar po mero. Bakit yun na yung babo mapinuli. Bago laylain yun nun. Yung kaparatutan tamo ama mulot yung anong puto. Nakasadsad ka na sana niyang ka. Pati pala ako na eh. Ano po mo rin botol dyan eh, botol ang lig. Pero yung iba pipis no? Pinodobli ko na pagka nakita kong pipis. Pipis. Buti mo na sir. Nangyari-yaring yung kayan. Yung pali. Mabili ang ka, kaya ganyan. Yan ang pahiwatig niyan. Sa paniniwala ko naman sa palay. Maganda presyo niyan. Huwag yung palay mo maganda. 5 piso. 5 piso isa, hindi pa tapos eh. 1 kilo. 1 kilo, 5 piso. Buddy, pakyawin nyo na lang yung pipino namin pag namuha. Sa lahat po nang nagkukuhan, yung kumakain ng dadaw sa may baka, paano nun? Sa warma. Sa warma. Yan. Yung mga nagkwek-kwek-kwek. Kasi ako ba yun? Ba? Nagkwek-kwek. Ba? Yung itlog ng kuhan? Puga. Hindi. Pwede rin yung pugo tsaka yung itlog na malaking ganun. Dinosaur. Ano yung lalagay yung pipino? Sa usawang suka. Ikaw naman. Kala ko yung babalot ng harina. Babalot nga ng harina yun. Tapos sasaw-saw sa may suka, may ano, templado. Nangyari-yari yung pala yan. Yung pala yung masanti niya. At yung naglabak na bulag. Ay, lago ka pupulkan niya. Naalala rin ang magigigay. Magigimanakit. Ito to. Pwede balo. Ipaglabakan niya yung kapitaw na tagong kapupul ka niya. May bawas kapupul ka niya na mo. Dito, pagka mag-uulip tayo, dito tayo pupunta. Mga hindi nakakuha ang buto. Wala? Wala. Okay, tuloy. Tuloy ang trabaho. Mung tatapong ka. Dati kasi masasabi mga kabady, baka may biglang bumuhos yung ulan eh, no ka. Kaya itong huling tanim natin, sisiguraduhin natin. Yung unang tanim kasi, di naman natin nakalain na uulan. Dahil alam nga natin, tagaraw eh. Wala rin hudyat. Eh, katigas. So gano'n pa, matatsagain na natin yung unang tanim na yun. Baka hanggang bukas makalawas siguro. Baka hindi lumusot, kakalkalin natin yung ibabaw para mahirapan. Babadya yata ka, kumukulog ah. Narinig, kumulog.
Ha? Bye bye advantage. Umulan naman at hindi. Ha? After Lucent. Advantage versus disadvantage. Yun ang advantage ng ano, ng may pang tabong ang dumi ng kalabaw. Disadvantage naman yung eh wala, hindi naman natin nakalain ganun eh. Tagaraw eh. Biglang mula. Kaya mga kabady, tapos na nating butasan at tapos na rin buburan ni Gerdel. Pali tatabunan na lang. May sobrang tayong konting buto sa dalawang lata. Panguhulip natin dito sa unang tanim. Naman na tayong tubig. Ayun si Chong. Andiyan na siya at naglalabas na ng baging pinagtastasan. So ito, umbra ng grass gata rin ito. Sa wakas, tatapos din yung mga matatapos na rin yung mga mabibigat nating trabaho. Isa na dun mga kabady, yan nga yung paglalabas ng baging. Yan lang na mahirap dyan eh. Tapos na tayo magtastas, so ilalabas na lang. So yan, patapos na rin, halos kalahati na lang. As grass cutter, yan na lang, puro tanim na tayo niyan. Tapos yung mga alambre, hatakin din para humigpit ulit. Ayan ang lingkod nyo mga kabady, si Chong. Meron kasi yung pinakita sa kanyang DIY na ano, pang cultivate mga kabady. O yung pang tudling. Ang gamit na makina ng motor. Tao ka rin. May pinakita ko sa kanyang DIY na pang tudling mga kabady. Nagyayin daw niya. Eh tama-tama ay may motor siya ng ano, na Rusi. Maganda kasi yung walang clutch, yung cambio lang, para madaling gamitin. Tingnan natin kung senyos natin sa kanya. Pagawin doon na ito. Maraming araw pa daw mga kabady. Maraming araw pa daw bago niya magawa. Yung kayo nang binabaklas yung makina, yun yung makinang kagamitin niya. Pwede, ayun na si Chong. Ayun mga kabady, nakailantod din tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. Siyam na tudling dito sa Maigse. Kulang ng tornil itong isang kaskatan na to, kaya pala umiikot. Hindi napansin siguro ni Kaka. Ito mga kabady oh. Yan oh. Ayan. Wala, may ikot oh. Dito wala yung isang ano niya, tornilyo. Kasi natin to, kaya pala umiikot. Ito yung pinabanding natin yung lining eh. Ito yung nasira yung gear. Pero yung isa mga kabady okay na, gawa na. Alang din na ilusong ko ng may kargatain darak tsaka ang tabon sa ano, nakabukas na ilusong yun sa mga lawa ng grass cutter dito. Dahil bukas mga kabady,
baka hindi tayo makalusong gawa ng alis tayo bukas, mamimili tayo ng gamit ni baby. Tingin tayo sa ano, sa gapan. Ayun, mga buddy, stop na tayo at hapon na, pahinga na tayo. Walang tayo na akong pang kalamansi juice. Mga kalamansi juice na gustuhan ni Dice eh. Nanguha tayo ng kalamansi dito. Pa, kulang pala ng tornilyo yung grass cutter mo. Kaya pala umiikot. Doon sa may handle. Kaya umiikot na gano'n, no? Hindi na tayo mga bad. Dumala ko dito. Double check lang sa baboy. Napakain na ni paaring Carl. Bukas na yung ano, darak. Back. Yan sila. Wow, ang lalaki na ng tiyan nyo ah. Uwi na tayo mga kabali. Good evening mga kabady. Galing kami bayan kanina. Bumili kami ng gamot. Ay! No! Hindi yan lalagay dyan. Joke ka talaga. Ay! No, Marcos. Stop. Lalagay niyo yung yelo dito. Gumana naman ako kalamansi juice. Kanina. Siyempre. Lalapang ulit. Lapang na naman si Buntis. Hindi ko may gusto. Medyo alam mo na tayo. Ah, pausto. May cheese. Saka iba yung samlip namin. Pinipirito namin sa kalap. Kasi gagamit pa ng butane. So, ayun na yan. Tapos ito, nahugasan ko na yung lettuce. Nasa ko na itong binasahan ng lettuce. Yan. Ito meron tayo lettuce, mga body. Meron tayo yung cheese. Medyo toasted din, no? Tsaka, oh, parang masarap. Tsaka, ano, kimchi. Bumili kami kagabi niyan eh. Hindi lang nakain. Hindi lang nakain dahil pumunta kami yung hospital. Siguro sa hospital pwede mag-sanggit, no? Oh. Diba? Tapos nagluto siya ng minatamis na saging, mga kabady. Sarap niyan. Naging arnibal. Anong tawag dito? Anong tawag doon? Toasted. Nasunog, nakalimutan daw niya at nakatulog siya. Sabi ko sa kanya mga kabady, nagpahinga lang siya. Para hindi siya maano, mapagod. Kaya bawal doon sumapagod. Pero sa ano nakapagod? Ha? Nakasama sila ngayon sa mga puso. Ay, oo. Lahat sinaling. Pabibig mga anak ko eh. Pinakyaw. Pinakyaw nila lahat eh. O, pinili pala sila ng teacher nila. Sa quiz, ano? Quiz B? Ano pa? Yung marami pa? Bible. Verse, parang tapos declamation si Mara, volleyball si Macy. So tingnan natin sa ano, final grading mga kabady. Tapos ang sabi nga ni Mara, ano, pwede ba yung sabihin? Sabi niya, feeling niya daw siya yung top one. Sabi ko sa kanya, tama ka, feeling mo lang yun. Ano kasi siya mag-isip eh. Advance siya mag-isip mga kabady si Mara, sabi niya, feeling ko, sabi niya ako yung top 1 sa amin. Ito yung pinakamatalino. Sabi ko, tama ka, feeling mo lang. Galit siya sa akin. Tsaka ang kayo naman, mga bali, hindi na sila nahihiya. Yung mga ganun. Mula nung nag-ano sila, mula nung nag-workshop sila. Naging ano sila, confident sila. Dapat yata ako, no? Dapat yata ako, no? Mag-workshop ako. Yan na, belated happy birthday nga pala kay Ate Biente Ocho at kay Sir Mo Cantos at kay Ate Rochelle Otleg. Yan.
More birthdays to come po sa inyo at more blessing and good health po. At ingat po kayo dyan kung saan man po kayo naroon. At salamat sa suporta at sa panonood at sa katiwala niyo po sa amin at sa pumamahal na yan. Kain tayo ng ano, sanggiyop. Red calamansi juice. Yung nagtimpla kasi kung nakaraan yan, nagustuhan ng mga bata. Ayan, nagtimpla tayo ulit kanina. Saka ubos na dito stock natin. Ubos na yung stock ng calamansi. So everyday, pag umiikot tayo sa calamansi yan, kung makita kong ano na, malaki na yung malaking ganyan mga kabag, eh pinipitas ko na ata. Ano ba yung sample na? At ayan, inuwi ko. Inuwi ko para pagka gusto namin mag-calamansi juice. O gusto namin ng juice, calamansi juice na lang. So, bukas na yung ating pamimili ng gamit ni Baby mga kabali. Excited na ba kayo? Kung hindi naman mga kabali ako, excited na ulit. Kasi ang ano, haba ng agwat, 5 taon na. Paano? So, halos sa 5 years mga kabali. Ano? Paano na taon? Kasi 9 months na second. Ayan si Baby o. Ang tigas! Tigas sa kabadi o. Oh. O, kompaswerte. Pagpili tayo ng gamit niya. Kompaswerte, yung swerte mo. Ayaw nga pala na. Kompaswerte ulit. Ito ang swerte. Diba tat? Study first. Lips. At ayan nga pala mga kabadi. Dahil nalalapit na tayo sa pagpapabunga ng kalamansi. So sinabi ako si Commander na i-calculate niya na o i-transfer niya sa ibang sa kanyang book yung gastos ng ating kalamansian para makapagana tayo gastos rebill sa ating mga kalamansian. Kasi lang ang sahod mo na rin. So every month kasi mga kabadis masahod tayo. Maligod sahod tayo so partial lang na tayo. Oh. Sabihin mo. Masahod tayo ng portion, siyempre, para sa mga bata yun. So, yung para sa akin, na imbis na pambili ko ng mga gamit ko, yun, napupunta yun sa mga kalamansi. Napupunta yun sa kung ano naman dapat bilhin natin para sa kalamansi. Mga diesel, mga gamot, gasolina, pag-grass cutter, etc. Kung ano-ano pa mga kabading kailangan nating gamitin para sa farm, sa kalamansi. So, dun napupukol yung mga pera ko. Na, which is maganda naman mga kabady. Kasi nakikita natin yung ating pera na lumalago. Ganon mga kabady. Kaya titingnan natin kung magkano na nga ba yung pumasok na gastos natin. O yung naipo nating pera na nandun sa farm sa may kalamansi natin. Napagkaano po ba pagka-harvest tatanggalin mo? Oo. Oo kasi may target ako dun. Pero soon na yun. Malapit naman na mga kabady, konting hintay at konting tiis na lang. Di baling walang sobra basta may kulang. May kulang. Hindi, malapit-lapit na yun. Konti na lang. Pagkaroon ng tag-ulan na yan, start na tayo. Start na tayo doon sa isang part. Doon sa may 800 na puno. Tapos, kasunod na. Tapos, mga kasunod na tag-araw, yung kabila naman. Malay mo, bigay ulit ni Lord ng gusto. Hindi natin mamadaliin yan. Tadahan-dahanin natin yan, mga kabadi. At kukunin natin yan sa tiyaga. At saka sa sipag. Actually, chill ka lang, no? Oo, kasi eh, ba't ka makikipag ano? Chill lang sa hindi naman tayo ano eh. Nakipag-unahan. Tayo nakikipag-unahan, importante. Walang contest. Dinadahan-dahan lang natin ang bawat bagay. Ganun yan. Hindi natin pwedeng madaliin dahil pag minadali natin eh, baka mamay madapa tayo. Ligwa. Lumakabang. Saka sabi mo nga di ba pag para sa'yo, para sa'yo. Parang paghahanap lang ng farm yan. Pagka nagustuhan mo siya, maganda yung area, pero hindi kayo nagkasundo sa presyo, hindi para sa'yo. Pero ba't tingin ako para sa'yo yung natutuan? Relax ka lang, lamang pa.
ano lang, kumbaga pag kasi si Lord yung kumilos at alam niyang deserve mo at saka para sa'yo, walang ano yan, walang hadlang yan. Mapapasay. Mapapasay yan. Ay, binuksan mo na lahat. Walang hadlang dyan. Kaya titignan natin mga kabady. Magkano estimate mo? Saan? Sa kalamansi. Nakakita? Gastos. Ah, gastos. Walang kita niya. Kita ka agad. Wala pang ano. Gastos? Feeling ko na sa ano? Kano? Pa 400. Kasama yung ngayong taon? Lahat na yun. Feeling ko na sa 400. 400? Dami ko na palang ipon, no? Natin! Konjugal yan. So, may isang taon na sila. So, kung tama yung estimate mo, 400, no? Dahil yung pera pala. Eh, kasi yung pera mo, nakalabas din sa ibang gulay. Saka nakalabas kay Marcos. Kung alam nyo. Si Marcos ang ano, ang investment ni Kabady. Malagay ko din, ah. Kaya ating ano, ating sumahin yung ating... Saka pala malaman nila sa mga gusto dito. Saka sa mga ano, i-share natin ito mga body, hindi tayo sa nagmamarunong, hindi tayo sa nag-ayabang, na ba't sinashare pa natin ito. Para ano lang, kumbaga magkaroon tayo, o magkaroon ng idea yung ibang mga gusto, or may mga kalamansi na may mga tanim ng kalamansi kung... Ganon din, oh, kung ganon din yung naging gastos nila, or mas malaki yung nagastos nila kaysa doon sa nagastos natin, or mas malaki yung nagastos natin kaysa doon sa kanila, parang ganon. Kumbaga, hindi naman kasi pare-parehas. Sa ibang lugar, pwedeng mura yung gamot, tas dito mahal. Mahal yung diesel doon, dito mura, parang ganon. Kumbaga, depende yan sa lugar eh, kung saan nasasakop yung lugar. Pwede mas mataas yung gamot or mababa, yung diesel, yung gasolina. Doon din kasi minsan nagkakatalok mga kabady. Tsaka sa ano, sa mga iba pang expenses mga kabady. Kaya titingnan natin. Kailan kaya magagawa ni Commander yan? Ilang? Oh, itang ba? Nagluluto pa pala mga kabady. Sali, kanina ko lang naman sinabi sa kanya na pwede niya nang ayusin kasi... Actually, mga kabady, gusto niya ayusin para hindi ko siya singilin sa tindahan. Yun talaga yun. Kasi hindi ka kasya yung budget ko, hindi ka kasya yung pera ko. Kaya sa labas niya, sosyo na tayo. Sa puhunan, simula nung umpisa ka. Hindi, bigyan mo rin ka lahat. Oo, ate tayo. Sige. Ano sa mga? Bigay mo, take it eh. So ayun mga kabady, bali ay gulo pa naman tayo ngayong taon. Maganda yun. Sige na, tension na tayo. Madaya siya mga kabady kasi may paluwagan ako, hindi ako makakalakad. Ikaw magal, dadaan sa akin lahat yan. Ilan yung paluwagan mo? Magal yung paluwagan ko. Ilan? Siyam. Siyam? Uy, sarap yata. Times 22. Every week, kukuha ko ng sahod eh. Pasuwi na lang ako dito, gabi na eh. Okay, kinabukasan na lang. Grabe. Sige kita mga 5,000, okay na yun sa'yo, no? 5,000 sa lahat na yun, no? Marcus, no. Hindi mo naman kinakain. Yeah. Ngayon na ba natin i-upload yung ano, kalamansi, ano? Hindi naman. Hindi, next, ano na lang. Next upload na lang. Part 2. Yung part 2 na lang, mga kabady. Abangan nyo sa part 2. Ay, eto na pala yung part 2. Oo nga. Part 1 nga pala yung kanina. Ayun, mga kabady. Surprise lang pala. It's a prank. Eto na pala yung part 2 sa part 2. Sa part 2 na lang. Ngayong ano na natin i-ano? Upload. Kung... Madali lang ang magsulat, Besh. Kung? Hindi ba tutulong? Hindi, kung magagawa mo. Magagawa ko kung si Marcos.
listahan natin ang ating kalamansi. Ayan. Ayan siya. So ito yung kabuuan na gastos. 300 7,400 ng ating kalamansi yan, mga kabady. Tapos yung iba, madadagdagan pa yan dahil pag nagpabunga tayo, mga kabady, at saka continue pa rin yan dahil siyempre nagpapatubig tayo, nag-grass cutter, nag-spray, so continue yan. Malamang sa malamang yan eh. Malaki-laki pa yan. So yan ang estimate, yan ang estimate, yan ang gastos natin, mga kabady. 307,400. So yun lang, sana nagustuhan nyo at sana nagkaroon kayo ng idea, mga kabady, sa mga gastos natin sa kalamansi.